Sige lang, Twilight! Kaya mo yan! Oh, sige. Heto na. Haha! Nagawa mo nga! Dumaraming magic! Nasa number 25 yun! Ganun karami ang iba't ibang tricks! Tingin ko, ito ang pinakamagandang trick sa ngayon! Hello, Rarity! Ano yan? Naku, wala to! Lumago lang ang maganda kong bigote! Sorry, Romeo. Kahit pagano ka gwapong itsura mo ngayon, pang-practice lang yan, kaya mawawala na. Sandali lang! Ay, kainis! My little pony, my little pony, ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be, my little pony, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have my sa mga pony na may talentong pagluluto, pagkanta o pagbibilang. Pero paano kung ang special na talento ng isang unicorn ay magic? Kaya mo, Twilight! Tsaka marami kinang alam na magic! Naku, Spike, tama na. Siguradong marami pang ibang pony dito ang mas maraming alam na magic kaysa sa akin. Ano bang marami? E wala namang ibang unicorn sa Equestria na may pambihirang kakayahan, Twilight! Tumabi na kayo! Parating na kami! Naku, Snips! Snails! Ano ba nangyayari? Bakit? Hindi yung pabalam? May bagong unicorn dito sa atin! Oo, oh, balita namin! Marami yung alam na magic kaysa sa ibang unicorn dito! Talaga? Hindi pwede yun! Kay Twilight lang ang trono na dito! Nasaan na yung unicorn na yun? Nasa plaza siya! Tara na! Oo nga, dali! Tara na! Woohoo! Hali kayo! Magsilapit na kayo! Halina't panoorin ang kamangha-manghang magic tricks ng dakila at makapangyarihang si Trixie! Magugulat kayo! Habang ipinapakita sa inyo ni Trixie ang pinakakagilagilalas na magic trick na ngayon lang mapapanood ng mga pony! Naku po naman talaga! Napakayabang naman! Naku naman talaga! Ang pinakamahusay sa lahat ay si Twi... 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 Hi, Rarity! Yung bigote ko! May masama ba sa pagiging talento ng isang pony? Naku, wala naman. Pwera na lang kung yung pony na yon masyadong pinagmamayabang yung mga talento niya. Hindi dahil nakakagawa siya ng maraming magic tricks, ibig sabihin mas mahusay na siya kaysa sa atin. Lalo na kung kasama niyo ako, na pinakamahusay sa lahat. Biro lang. Oo nga. Ano bang magic yan? Boo! Tingnan mo nga naman. Para yatang meron akong naririnig ng mga pintasera sa audience natin. Mga pony na hindi kayang hamunin ang pambihirang kakayahan ng mahusay at makapangyarihan si Trixie! Hindi ba nila alam na nasa harap nila ngayon ang pinakamahiwagang unicorn sa buong Equestria? Akala mo kung sinong magaling? Oo nga! Basta ang alam ng lahat eh, si Twilight! Mike! Shhh! Bakit? Anong masama dun? Nakita mo kung paano nila tinanggap si Trixie? Ayokong isipin ng iba na mayabang ako. Sige nga, dakila at makapangyarihang Trixie. Paano man nasabing mahusay at makapangyarihan ka? Siyempre, ang dakila at makapangyarihang si Trixie lang ang may pambihirang magic para maglaho ang kinatatakutang Ursa Major! Ano? Imposible! Nang mawalan lahat ng pag-asa at ang mga pony ng Huffington ay wala nang mahihinga ng tulong, pero ang dakila at makapangyarihan na si Trixie ay namagitan gamit ang pambihira niyang magic. Naglaho ang Ursa Major at ibalik ito sa kuweba sa malawak na kagubatan ng Everfree! Ang saya! Wala nang kaduda-duda! Walang kaduda-duda na si Trixie ang pinakamahusay at pinakakahanga-hangang unicorn sa buong Ponyville! Hindi no, kundi sa buong Equestria! Paano mo naman nalaman yun? Nakita mo ba? At isa pa si Troy! Totoo yun! Mga pinakamamahal kong munting tagahanga, walang kaduda-duda, si Trixie ang pinakamahusay sa buong Ponyville! Di kayo naniniwala sa sinabi ko tungkol sa akin? Kung ganun, hinahamon ko kayo, mga Ponyvillian! Ano man ang kaya niyong gawin, kaya ko yung higitan!
Sino nga hamon? Sabihin niyo na! Oh, si Trixie ang nakatadhanang maging pinakadakilang kabayan na nabubuhay sa mundo! Tama na, please! Hindi ko na to kayang pigilan! Ipakita mo na sa kanya! Sige na, gawin mo na! Hindi ko pwedeng gamitin ang magic ko ngayon, Spike. Lalo na dahil... Ang hinahamon ko ay ikaw! Hinahamon kita! Meron ka bang kayang gawin na hindi kayang gawin ng dakila at makapangyarihang si Trixie? Ano nga? Walang masabi? Tama na! Hindi na ako makatagal sa mga sinasabi mo! Pakita mo siya, AJ! Kaya bang gawin ng magic mo ang bagay na to? Higitan mo yun? Napakasimple ng talento mong yun. Manood ka at mamangha sa magic ni Trixie! Kailat makapangyarihan si Trixie ang nangibabaw! Hindi mo naman kailangan magyabang ng ganyan sa aming lahat! Oh! Kasi, trabaho ko yun! Hindi nila ako tinawag na Rainbow at Dash nang walang dahilan. Hey! Pag naipakita ni Trixie ito, ang itatawag nila sa'yo ay loser. Para yatang susuka na ako. Kung ang bawat pony dito ay may tamang pag-iisip, hindi na sila mangangahas pang hamunin ng dakilang si Trixie! Kailangan natin ang isa pang unicorn na hahamon sa kanya! Yung merong pambihirang magic! Oo nga! Yung magpapakita sa unicorn na to kung sino ang boss! Yung totoong unicorn sa unicorn na laban! Tama na! Tumigil na kayo! Nauunawaan ko pero hindi ako pumapatol sa mga walang kwentang bagay. Kung sina Rainbow Dash at Applejack nawawala sa sarili, ako hindi naglalaho ang kagandahan ko. Ooh! Anong problema? Natatakot ka bang masira yung buhok mong masahol pa sa pugad ng daga? Talaga bang hinahamon mo ako? Matapang ka lang dahil sa pinagmamalaki mong kapangyarihan. Walang kwenta ang magic kung hindi ka mabuti. Hindi lang tibay at lakas ang kailangan ng isang unicorn. Ang unicorn kailangan merong style. Ang unicorn ay hindi unicorn kung walang kagandahan at kahinahunan. Hindi magpapatalo sa'yo si Reality! Malakas siya! Napakaganda niya! Tsaka... Dali! Kailangan ko ng salamin! Anong ginawa niya sa buhok ko? Alam ko may ginawa siya kakaiba sa buhok ko! Wala naman. Okay lang! Napakaganda nga! Kulay green! O bakit? Ano? Green hair ako! Ayoko ng kulay green! Bakit? Bakit ang kulay nito? Ayoko ng green! Gusto ko to! Nako, Twilight! Ikaw nang bahala! Sige na! Ipakita mo na naiiba ka! Ay, ibig mong sabihin? Wala akong kakaibang talento! Meron ganun! Mas magaling ka sa kanya! Hindi naman ako ganun, Spike! Akala mo ba mas magaling ka kesa sa dakila at makapangyarihang si Trixie? Akala mo mas magaling yung kakayahan mo? Hinahamon kita! Ipakita mo kay Trixie ang galing mo! Ipakita mo sa amin! Sino? Ako? Isa lang akong pangkaraniwang pony ng Ponyville. Wala akong mga magic trick. Siya nga pala. Kailangan ko pang maglaba. Sorry, alis na ako! Twilight? Sa pagkakataong ito, napatunayang muli ng dakila at makapangyarihang si Trixie na siya ang pinakamagaling na unicorn sa buong Equestria. Meron pa bang nagdududa sa inyo? Ito ang oat smoothie na hiningi mo. May ekstrang damo gaya ng gusto mo. Bakit? Oh,
ikwento ko pa sa amin. Dakila at makapangyarihang Trixie. Oo nga, ikwento mo kung paano ginawang maglaho ang Ursa Major. Masyado yata ako napagod ngayon dahil sa pagtatanghal ng mga kamangha-manghang bagay. Bukas ng umaga na lang tayo magkita. Oo, masusunod dakila at makapangyarihang Trixie. Ano man ang sabihin mo, nandito kami para sumunod sa'yo. Anong ginagawa niyong dalawa? Sumusunod kami kay DMT. Ano yun? Dakila at makapangyarihang Trixie. Shhh! Dinalhan namin siya ng smoothie. Bakit kayo nagpapadala sa mga utos niya? Nagyayabang lang yun, hindi gaya ni Twilight na. Nagawa ng dakila at makapangyarihang si Trixie na maglaho ang Ursa Major. Kaya ba yung gawin ng Twilight mo? Ah, talaga? Nakita niyo bang nagawa niya? Ah, hindi, pero... Wala kayong masabi. Nakita niyo ba naglaho nga? Oh, kailangan ko pa bang makita? Alam niyo, kung may makita akong may naglalakad na Ursa Major dito at di nagawa ni Trixie maglaho yun, hindi ako maniniwala sa sinabi niya, kaya wag na lang kayo maniwala. Isang ursa na naglalakad sa kalsada? Snails, naisip mo ba yung naiisip ko? Bakit kaya nila tinatawag na flea market ang flea market kung wala silang tinitindang mga pulgas? Tumahimik ka nga! Dali, tara na! Twilight, ibaba mo na nga yung libro at makinig ka sa akin. Hindi mo ba napansing naiinis sila sa pagmamayabang ni Trixie? Kaya kapag pinakita ko ang magic na alam ko, baka mawalan ako ng mga kaibigan. Magkaiba naman kayong dalawa, Twilight. Gagamitin mo ang magic mo para sa mga kaibigan mo. Hindi, Spike. Magkapareho lang yon. Sige na, Twilight. Mamili ka na dito kahit yung pinakasimple para pakitaan mo si Trixie. Ayokong isipin nilang mayabang ako gaya ni Trixie. Pero magaling ka naman talaga. Pwede ba, Spike? Sabi ko, ayoko. Ay, kung yan ang gusto mo mangyari, bahala ka! Naku, paano natin makahanap yung Ursa Major kung pati mga pa ako, hindi ko na alam kung nasan? Sandali lang! Yun, okay na yan. Trixie ang dakila at makapangyariang si Trixie. Hindi niyo pwedeng istorbuhin. Sorry, kasi meron kaming munting problema. Ang totoo niyan, isang malaking problema. Kaano ba ka-importante yan at hindi kayo makapaghintay hanggang bukas ng umaga? Sa'yo, Spike. Ayoko makipagyabangan kay Trixie. Hindi! Hindi mo naiintindihan! Tama ba yung nasa isip ko? Malaking problema! Dakila at makapangyarihang Trixie! Alisin mo na dito yung ursa! Oo nga! Gawin mo na para makita namin! Hirap na hirap kaming dalhin ang isang yan dito! Sandali! Dinala niyo yan dito? Hindi ba talaga kayo nag-iisip? Pero dakila at makapangyarihan, di ba? Oo nga, saka hindi ba? Tinalo mo isang Ursa Major? Sige. Lumayo kayo! Walang kahirap-hirap. Gawin mo na, Trixie! Huwag ka na maghintay! Kailangan maglaho na yan! Sandali, wala namang nangyari. Oo nga! Dali na! Bakit wala yung mga pasabog at saka usok gaya na nakita namin kanina? Uh-oh!
Dinala kasi namin yung ursa dito. Anong ginawa nyo? Huwag kang mag-alala. Nandito ang dakila at baka pangiriyang si Trixie. Hindi ko kaya. Ano? Hindi ko kaya. Hindi ko pa nagagawa. Wala pang nakakapagpalaho sa Ursa Major. Inimbento ko lang ang kwentong yun. Inimbento mo lang! Usay ng paggamit mo sa number 16! Oh! Oh! Oh wow! Lumilipad! Bago yun ah! Pero ginulat mo kami. Pasensya na. Please, please, huwag kayong mainis sa akin. Mainis kami sa'yo? Bakit? Ano bang ikaiinis namin? Kasi alam kong inis na kayo kay Trixie sa pinakita niyang magic tricks, kaya naisip ko... Teka muna, sandali lang. Walang kinalaman ng magic mo. Mayabang lang talaga si Trixie. Pinakamayabang sa lahat. Puro salita, wala namang bidat-bat. So, okay lang sa inyong magic tricks ko? Parte ng pagiging ikaw ang magic trick mo, Twilight. At gusto ka namin kahit ano ka pa. Pinagmamalaki namin sa malakas at talentong unicorn ng kaibigan namin. At pagkatapos mong patulogin yung mag-isa, mas humanga pa kami sa'yo. Humanga kayo? Oo. Mm-hmm. Mm-hmm. Grabe, Twilight! Ang galing talaga ng ginawa mong yun! Yun ang inensayo ko nung bigla kang dumating. Nagka-interest ako sa kwento ni Trixie, kaya napilitan ako magbasa tungkol doon. Kung ganun, kaya mo maglaho ang Ursa Major na walang tulong ng iba? Hindi yun isang Ursa Major, isa yung baby, Ursa Minor. Isa lang pala yung baby? Saka hindi siya nagagalit, naiinis lang siya kasi may mga nanggigising sa kanya. Nako, tayo ba yun? Kung Ursa Minor lang yun, kung ganun, anong itsura ng Ursa Major? Wag mo na lang alamin. Nagawa mo nga maglaho yung Ursa Minor, pero hindi mo mahihigitan ang kamangha-mangha at walang katulad ng kakayahan dakila at makapangyarihang si Trixie! Mayabang na yun! Pabayaan mo na lang siya. Balang araw, matututo rin siya. Teka nga, kayo namang dalawa. Pasensya na kung ginising namin yung Ursa Minor. Gusto lang namin makakita ng pambihirang magic. Oo nga! Yung ginawa mong magic para maglaho yung Ursa Minor, ibang klase yun! Tatanggapin namin anumang parusang ibigay mo sa amin. Siguro ngayon, linisin niyo muna ang mga kalat na to. Tapos, ano sa tingin mo, Spike? Gamitin ko ba sa kanilang number 25? Oh, 25! Sige! At tingin ko dapat din sa akin yun. Ha? Mukhang tama nga yung sinabi mo. Ang ganda! Dear Princess Celestia, may natutunan akong mahalagang leksyon tungkol sa pakikipagkaibigan. Natatakot akong isipin nilang nagyayabang ako, pero isa pala yun sa bahagi ng katauhan ko. Tinulungan nila akong malaman na okay lang magpakita ng mga kakayahan. At may mga pagkakataong tama lang na ipagmayabang yun, lalo na kung poprotektahan mong mga kaibigan mo. Ano? Inaami mo na ba na ikaw ang pinakamagaling na unicorn dito sa Ponyville? Siguro, oo. Pero hindi dapat ipagmayabang yun. Sandali nga, napansin ka na ni Rarity? Nah,
Di siya naakit sa bigote. Alam mo, Spike, walang kinalaman ng bigote na yan sa tunay mong katauhan. Siguro, magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Oo. Baka kulang pa tong bigote ko. Siguro mas maganda kung may balbas at bigote ako. Yan ka na naman, Spike. Isipin mo, kung meron akong mahabang balbas, o kaya goatee. Ay, hindi. Teka, sandali.